Welcome back to my channel, and this is your styler, Jeffrey Namo. So, ngayon, ang aming ipapakita is kung paano namin gawin ang aming floor lamps candlelight. Ulitin ko lang, floor lamps candlelight. Para siyang kandila. Ito po yung main material niya. PVC pipes. Ayan po. So, papakita ngayon namin ang process kung paano siya ginagawa. Technically, nasimula na namin to a few days ago. Kulang pa lang kami ng dalawang set para sa aming 8 pieces na floor lamps. So, makikita nyo dito ang time lapse kung paano namin ginawa to. Halfway na po namin ginagawa ang aming floor lamps. So, yung floor lamps namin are modified. Modified siya para collapsible. Hindi siya matakaw sa space pag kinarga namin sa truck. So, this video, ipipresent namin magkano yung cost ng product or tong item na to. But we are renting this for only 500 pesos each. Pero i-cost namin sa'yo kung magkano ang product cost na to. So, ito po yung pinaka-base ng aming floor lamp. Floor lamp. Kung pinilan nyo po, ito yung ilalim niya. So, ang bongga ng mga ziplock namin. Masyado mahaba. Mga sobra lang po sa mga nakaraan events. But anyways, i-costing natin ito siya. So, roughly estimated lang. Hindi po exactly yung bongga ng mga. So first yung material natin, yung ginamit namin ng plywood dito is 1/2 matapal. Para pag kinabit yung mga socket, hindi siya, tawag nito, aalog-alog at saka matintay. Yung mga socket namin in every panel, meron kami yung total of 18. So sa 18 na panel, ilang magkano ang isa nito? 25? Yung 25, no? Sa 25 pesos, actually, presyo yung ano po yan, warehouse dito lang sa Mikato. Pag binili mo kasi ito sa Ace Hardware, I think nasa 30 pesos, so mas mahal siya. But, ang brand naman nito is only branded po hindi ginamit namin because I'm after with the quality. Kasi delikado na. Delikado kasi ito substandard yung materials na gagamit nila. Kasi pwedeng mag-cost ng solo, di ba? Imagine mo sa gitna ng event, biglang lumiyak ang mga dekorasyon ko, nasunog ang event, but headline, isang stylist na kulong dahil may nasunog na rin. So, ang cost nito, yung socket alone is, ilangin ko ha, 1, 2, 3, 4. 450 pesos, socket alone. Ngayon, our next materials are ito po, yung mga electrical wire niya. So kung dito lang sa area na to, kung tingnan nga natin, I think, Joshua, mga ilang metro ang ginamit na wire dito? 3, 2, 1. Wala, talagang sumagot na lahat. ano to, mga 5 meters, no? More or less, 5 meters. Pero sa dito lang yan na wiring, kita mo yung depth. Ipapay yung wiring dito. So yun. Ngayon, ito pa. Ang ginamit namin material dito is PVC pipe. Mga plastic na dito. Ito po yung original niya na color. Ito na po yung painted niya na color. Tapos ginamitan pa natin ng ano tawag sa sakit na to? Basta sakit na mas maliit para sa ganitong knocking pan natin. Ayan. Ayan.
Ang sakit naman na to na maliit, mas maliit to. Pero alam ko mas mahal to, di ba? Nasa mga 20 rin per piece. Ano eh, nalala ko na. Nasa 20 pesos to 25 pesos to. Pero pag suki mo kasi yung carpet, kaya mo itong tawaran ng 50 pesos. Again, ang ginagamit namin na brand dito, Omni. Again, laging branded ang ginagamit namin kasi priority ko po yung safety. So, as usual, 18 pieces. So, sa sakit po, 450. Dito, pampalagay natin 20 pesos. No? So, nasa 360 pesos. So, 360 pesos para sa ganitong sakit. Tapos, 450 para sa ganitong sakit. Imagine mo, more or less, nasa almost 1,000 pesos na. Ngayon, ginamitan din namin siya ng ganito. Female sakit. Yung ganito. Pati yung meron na naman, hindi pa lang natin. Ito po yun. Last one. Lapit mo dyan, boy. Kumapit ka na daw. Ayan. Yun yung ginawa namin. 20, so imagine mo, the 20 times 18 pieces, so 360. Ito, nasa, mas mahal ko, di ba? 46. I-times nyo na lang. Sinaya ng utang ko. Sino may calculator dyan? 1,800. Isang box? 40 piraso. 40 piraso. 40 pieces. So, ulitin ko po natin na ito nasa 20, 46. Tapos ito nasa 15 or 20. Tapos ito 25 pesos. ABC pa. Tapos ito pa, ABC pa. 5. Diba? Ito pa. Ngayon, ilang feet na ba ito lahat? So, ipag-check natin na kung magka ilang feet ko. 4 feet yan, yung pinakamalaki. Ito, 1. Tatlo, mga limang set ng ABC5. More or less, nasa 500 din ang price. Kasi ito pa, magkano ito ng ito? Ganun din. Mas mato, kasi nga mas mataba. Mas mataba. So, pagpalagay natin, isang 5 na naupos. So, more or less, ang presyo niya, nasa 5 to 1,000. More or less, nasa ano rin ito? Nasa materials lang guys, sama pa natin yung plywood at saka yung bundos. Nasa mga 3,000 pesos ang halaga ng isang set na ganito. Ito yung pinaka-ultimate ko. Ito yung pinaka-ultimate na gastos. Ito yung gastos na hindi pwede hindi gastosan. Ito po yung salary nila. Yung sweldo nila, para gawin nila to. So more or less, nasa 1,000. Dalawang tao, nasa 1,000. Kung apat, nasa 2,000. Pero hindi isang ganito lang kaya nilang gawin. Mga nasa 3 hanggang 4. So, mararenta nyo lang to sa amin ng 500 pesos kada isa. Murang-murang. So, ito po, ang lakas makapasusyan to sa inyo. Sige po. So, tuloy natin ang video. Panoorin nyo po hanggang sa matapos. Yan po, nabuo na nila yung aming floor lamps, candlelight. So right now, i-repaint na lang siya para gold coated lahat po ang aming PVC pipes. Ayan po, finally tapos na rin yung ginawa naming floor lamps, candlelight. So mukha siyang kandila po. So iilawan na po namin siya. Good job.
time-lapse. So, for your future events, gusto nyo po may ganitong effect sa backdrop ninyo or sa inyong entrance tunnel, pwede natin lagyan ng ganito. Alright, so ito na po ang aming pang-apat na video. So, don't forget to like and share our YouTube channel, Jeffrey Styler po.